Hi guys, welcome to my channel. Ako si Resilda Abril, ang inyong tindera from Dumaguete, Negros Oriental. Ngayon guys ay Miyerkules, November 30, 2022. At ang oras natin ngayon guys ay 6:17 AM. Maaga pa guys, pero nagpakita na guys ang haring araw. Sana guys maging maganda at hindi umuulan ngayon para makabinta tayo guys sa ating mga palamig. Kasi pag umuulan guys, hindi mabinta ang ating mga soft drinks. So, bago tayo guys magsimula, shout out muna sa aking mga kaibigan dito sa YT at sa mga kasari ko, kapwa ko, tindera, shout out po sa inyo. Kumusta, kumusta ang ating mga bintahan ngayong araw ng Miyerkules? At kumusta ang ating bintahan kahapon? At sa mga kaibigan kong mga OFW, kumusta po kayo dyan? Sana mag-ingat kayo palagi at alagaan ang inyong mga katawan kasi yun lang ang puhunan natin sa araw-araw nating hanap buhay. Pag maganda ang ating pakiramdam sa ating katawan, maganda din ang ating araw. Kasi pag ano guys, pag may dinaramdam tayo, malungkot tayo guys, di ba? Sana lagi tayong healthy at alagaan natin guys ang ating katawan para lagi tayong masaya. Kaya shout out sa ating lahat at sana gabayan tayo ng Panginoon araw-araw. So today's video guys, gusto ko lang mag-share sa inyo at mayroon akong pang-update ni YT kasi ilang araw na din ako guys hindi nakapag-upload kasi alam na natin guys na lagi tayong busy sa ating tindahan. Lagi akong busy guys kasi yung ako na si Dandana nagbantay dito sa aking tindahan, face to face na siya guys at yung bunso ko face to face na din. Araw-araw na guys ang klase. So, busy-busyhan muna tayo guys. Pagtanghali, punta ako ng school ng bunso ko kasi ako guys ang nagpakain. Kahit nagsahod ako guys ng magbantay sa aking bunso guys, iiyak pa din siya guys pag hindi ako ang nagpakain. Pag hindi ako guys pumunta sa kanyang paaralan sa tanghali. So, 12 ng tanghali guys, pumunta na ako sa school para magpakain sa kanya kasi guys 11:15 ang kanyang labasan. So may nagbantay naman sa kanya guys kaya ako 12 ng tanghali pumunta para isang oras lang ako guys sa school kasi pag 1 PM pasok na sila guys sa kanyang room at ako naman guys ay uuwi na dito sa tindahan para magtinda. So ang nagbantay sa kanya yun lang ang maiiwan guys sa school para kung may kailangan ang kanyang guro yun lang ang nagbantay sa kanya ang pumasok sa kanyang room para naman ako guys makapagtinda dito sa aking tindahan kasi guys may gastusan naman tayo guys araw-araw maliban sa normal nating gastusin dito sa bahay. Hindi katulad guys nung hindi pa face to face na ang ating mga estudyante ay nandito lamang sa bahay nag-aaral. So ngayon guys may laanan na tayo guys ng pambaon. So ang sa akin guys si Dandan araw-araw na akong nagbigay sa kanya ng pambaon at saka sa aking bunso at yung sahod ko sa nagbantay ng aking bunso. So kailangan guys taga akong magbukas at sa gabi guys 9 PM pa din kami guys magsara para naman guys matulog tayo guys ng mang oras. So ngayon guys i-share ko sa inyo guys kung ano ang naitulong ng sari-sari store sa aming mag-asawa sa araw-araw naming hanap buhay. Kasi guys, alam naman natin guys na ang sari-sari store ay napakadaming trabaho. Hindi katulad guys kung mangamo tayo or magtatrabaho tayo guys sa department store kung saan man tayo guys makapasok ng trabaho na isa lang ang ating trabaho. Pero pag magsari-sari store tayo guys, naku, sobrang dami ng trabaho. Gumising tayo ng maaga, magsara tayo ng gabi, daming repacking, maglinis, mang-grocery, pagdating dito sa ating tindahan, mag-display. Katulad sa akin guys, gustong-gusto ko mamili sa grocery. Pero pagdating dito sa tindahan guys, minsan tama rin ako guys mag-display. Lalo na guys, katulad sa aking tindahan na may mga paninda ako guys na nasa labas ng tindahan. Sa gabi, kailangan mo siyang iligpit dito sa loob ng tindahan. At kinabukasan sa umaga, i-display mo naman siya guys sa labas. Pero yung lahat ng mga gawain na yan guys, mapagod man ako, pero hindi pa pwede guys ako hihinto. Bakit? Kasi guys, si Danda nag-aral pa si Kanyoy College. Si Bunso guys ay grade 2, elementary pa si Bunso. Siguro kung tapos na si Dandan guys, kasi yung panganay ko guys ay tapos na, si PE na siya ngayon.
At yung pangalawa guys, tapos na din siya BSBA. At si Dandan guys ay si Kanyer College. So hindi pa ako guys pwede huminto kasi pinaaral ko pa si Dandan. Siguro guys kung tapos na si Dandan, pwede na ako guys hihinto ang pagtitinda. Kasi yung bunso na lang guys ang paaralin namin at hindi na yun guys mabigat. Hindi katulad ngayon, nag-aaral pa si Dandan. Ayaw ko naman guys iasa ang pag-aaral ni Dandan sa dalawang kapatid niya. Kasi guys yung isa ay may asawa na. So kailangan pa guys ako magtinda. Kailangan pa ako guys kumayod araw-araw para guys sa kinabukasan ni Dandan. Kasi guys yun ang dahilan bakit ako nagsari-sari store. Kasi gusto ko guys makatapos ang mga anak ko sa pag-aaral. Yun ang panalangin ko guys sa Panginoon. Yun ang dream ko guys. Yun ang goal ko guys. Bakit ako nagpursige magsari-sari store? Gusto ko guys makatulong sa aking asawa para sa kinabukasan namin sa aming mga anak para mabigyan namin guys sila ng magandang buhay. Kasi guys, alam naman natin guys na tayong mga magulang, kaya natin guys pagdaanan ang mga hirap sa ating buhay. Pero alam natin guys na sa ating mga anak, ayaw natin guys na makita silang naghihirap tulad natin kung ano man ang ating pinagdaanan. Kasi ako guys, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan, ganun din ang asawa ko. So gusto namin guys mabigyan namin ng magandang buhay ang aming mga anak. Kaya nagsari-sari store ako habang si Mister ay nagtatrabaho. Kasi guys, apat ang aming anak. Kung hindi ako guys magsari-sari store, kung lahat iasa namin ni Mister, ang trabaho ni Mister ay isang bikir, hindi kasya ang kanyang sahod para sa kinabukasan ng aming mga anak. Yung nakapagtapos kami guys ng isang CPA, isang BSBA, ang importante guys, may nakikita ang pagod namin ni Mister. Yung pirang kinikita namin ay may napaglaanan. Yun ang importante guys. At dahil doon, masaya na kami ni Mister kahit hindi kami nakapagtapos. Pero nakapagtapos kami ng mga anak at may nakikita pa kami guys. At nakabili pa kami guys kung ano ang gusto namin. So yun ang naitulong na galing sa tindahan. Gusto namin guys na nakuha namin sa tulong ng tindahan. Tulong na din guys sa Panginoon. Kasi syempre ang Panginoon. Kasi kung wala siya guys sa sentro ng ating buhay, kasi guys siya ang number one. Kung ano ang gusto natin dito sa mundo, pangalawa na yun guys, pangatlo. Kasi ang number one sa atin guys ay ang Panginoon. So dito na lang ako guys magtatapos. Maraming salamat guys sa lagi niyong pagpanood sa aking Momting Channel, Resilda Abril Vlog. Sana guys may natutunan kayo guys at naka-inspire ako sa aking video na to. At maraming salamat po sa laging niyong pagpanood sa aking Momting Channel at hindi niyo ako iniwan. Nandito pa kayo. Laging pumupunta sa aking bahay. So salamat guys. Bye-bye. God bless. Ingat palagi. Mwah!